rahmatullahi wa barakatuh. Kamusta kayo, mga friendship? Anyway, maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na sa Jamal TV. Maraming salamat po and jazakumullah khair. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pa inaantay mo? Mag-subscribe ka na. Okay, alhamdulillah, rabbil alamin. Kasi umabot na po ako sa 1,000 subscriber. Mashallah, alhamdulillah. Thank you po. Anyway, for today, ipapakita ko po sa inyo ang buong magalang Pampanga. So, nasa plaza po tayo ng Pampanga. At sobrang ganda dito pag December. Kasi, ang daming tao, nakita niyo naman, diba? So, ayan o. Gabi na, mga ano, katatapos ko lang mag-pray ng Salatul Maghrib. So, nakita niyo, ang daming tao. Ayan o. Oo, so, meron silang ano dito. Meron silang yung ano, hindi ko alam anong tawag dyan, yung ilaw na paiba-iba. So, ayan o. Ayan po siya. Ayan po yung ilaw nila dito na paiba-iba. So, alam niyo ba, ang Magalang, Pampanga, is napakaganda dito pag December. Maswerte yung mga Maranao na mahilig magtinda. O alam naman natin na pag Maranao, mahilig talaga magtinda. Kasi maganda dito talaga pag December. Kasi itong plaza na to, tas sa labas, napapaikutan ng mga paninda. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo. Tas karamihan sa kanila, o karamihan dyan, mga Maranao po ang nagtitinda. Tas yung mga tao dito, talagang hindi sila puripot. Pag gusto nilang bilhin yung isang paninda, isang items, talagang bibilhin nila. So, andito po ako kasi yung asawa na kapatid ko is pag ganito kasing December, nakakalatag siya ng maliit lang na papag, ay yung mga alahas-alahas. O, so, walang magbabantay. So, ako yung nagbantay kasi siya, dun naman siya sa kabila. O, dun sa kabilang plaza. So, tinulungan ko lang siya magtinda. So, talagang tatlong beses ko nang punta dito. Tapos ngayon ko lang naranasan na pumunta ng December. So, talagang maganda. At isa pa, ang Magalang is mayroong 29 na barangay. Mayroong 29 na barangay. So, pag December kasi, may mga programa dito. Simula December 12, tapos nandito yung 29 na barangay. So, ang daming tao. Talagang napakaraming tao. Tapos, lalo sa gabi, kasi may mga paninda dito ng mga pagkain andon. Ayan, so ipapakita ko sa inyo na sa gabi lang sila nagbubukas. Kasi sa umaga kasi mainit, diba? Tapos dito, iba pa dito kasi tawag doon yung sa umaga, sobrang init. Tapos sa gabi, sobrang lamig. So, alam niyo ba mga friendship, itong Jollibee, meron silang McDo, pero wala pong KFC dito. Meron silang tatlong supermarket dito. So, ipapakita ko po sa inyo. So, ayun, maraming salamat po ulit sa mga nakakapag-subscribe na. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa Jamal TV, so what are you waiting for? Mag-subscribe ka na. So, ayun po, di ba? Yan yung magandang ano dito, picture. Pero alam ko, 20 December lang to. So, yan. Ayun o, may mga nagtitinda rin dito. Ayun yung plaza. Kasi may mga nagtitinda. Kasi talagang mabibili ang kanilang paninda. Kasi ang mga, ayan, turutot. Si kuya. Diba? Ayun, may mga pagkain sa kabila. Pero yan, gabi-gabi yan. Kahit na hindi December, mayroon talaga mga pagkain. So, ayun po, yan yung mga pagkain. Tapos may maes. Ayan po. Doon. Hanggang doon yung pagkain. Ayan. Munggo. Diba? Masya Allah. Okay. So, ito na yung mga paninda. Ito yung sinasabi ko. Ayan. Diba kanina sa loob tayo ng plaza? So, ito, napapalibutan siya ng mga nagtitinda. So, halos lahat ng umayari ng mga nagtitinda is Maranao. Ayan. Okay. Pauwi po ako, pupunta po ako sa bahay ng tinutuluyan ko dito, yung asawa ng kapatid ko. So, ang bahay nila is lumang bahay din, panahon din po ng Kastila. So, makikita niyo ang ganda ng daan. So, hapon na po. Iba-iba dito sa probinsya talaga kaysa sa Manila. Iba. So,
Ayan, papakita ko po sa inyo ang aming bahay na lumang bahay din po kasi parahon pa po ng Kastila. Kasi talaga na ayaw ipagalaw nung may-ari. So, itong mga apartment na to, isa lang po ang may-ari hanggang doon. So, ayan po yung bahay na titirahan ng asawa ng kapatid ko. Ayan, napakalumang bahay po siya. Ayan. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Yan po yung bahay na yan na lumang-luma talaga kasi panahon pa po ng Kastila. So, ayaw nilang ipagalaw kasi parang alaala na lang doon sa mga lulat lolo nila. Pero ang alam ko, isa lang po yung anak na nabubuhay, isang doktora na may edad na rin talaga. Ayan, di ba? Okay mga friendship, kung nakikita niyo yung lumang bahay, panahon pa po yan ng Kastila. Ang nagmamay-ari dyan, kung hindi ako nagkakamali, malaking pamilya ang nagmamay-ari niya. So, tingnan niyo, ayaw nilang ipagalaw kasi panahon pa po ng Kastila. So, hindi pa siguro ipinanganak ang mga magulang natin, ang kanilang mga magulang, di ba? So, ayan.